Nire-review na raw ng MMDA ang kanilang mga polisiya at safety protocol kaugnay ng towing o yun pong paghatak ng mga sasakyan. Kasunod po yan ang aksidente sa Quezon City kung saan isang rider ang naatrasan at naararo ng 14-wheeler na dumausdos habang tinuto o hinahatak. Yan ang tinutukan ni Jonathan Anda. Hinihila ng forklift na ito ang 14-wheeler na may kargang buhangin dahil tumirik sa gitna ng Aurora Boulevard sa Quezon City. Pero pagliko sa kanan ng forklift, biglang bumitaw ang tow bar. Dumausdos patras ang truck hanggang ibinangga na lang ito ng driver sa Center Island. Pero may naatrasan pala itong mga motorista. Sa dashcam video na ito sa likod ng truck, kita ang pag-araro sa mga motorcycle rider. Isa sa kanila pumailalim, nagulungan at namatay. Kinilala ang biktima na si Dexter Cortez, 47 years old. Hindi naman bababa sa 5 ang nasugatan. Napatalon sila sa kanilang mga motorsiklo, pati na ang nakakotsing may-ari ng dashcam. Ayun, sabi ko, parang katapusan ko na to. Sabi ko, tumalon na lang ako sa passenger side. Kaya sana, kung bago kayo mag-rescue ng ganyan mga tumitirik, dapat i-secure nyo rin yung mga kaligtasan ng mga motorista. Ikinulong ang driver ng forklift na si Rolando Liarena, tauhan ng MMDA Emergency Group. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi ito dahil masama raw ang pakiramdam. Maharap siya sa reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to properties. Iniimbestigahan ngayon ng QCPD kung naipatupad ba ang mga tamang pamamaraan sa towing. Kung allowed ba sa industrial standards kung yung forklift ba ay pwedeng gawing pang-tow. Especially yung standards nung ginamit na tow bar doon. At pati yung procedure, yung mga redundancy dapat yan eh. Na pag mahulog man ang tow bar, merong sasalo ng mga kadena, pero wala tayong nakitang ganun. Design po talaga siya pang-tow. Bukod po sa pagbubuhat, nagpapareview na po ako ng policies at safety protocols. Rest assured po na we will fully compensate po yung mga na aksidente. Bibigyan po namin sila ng kaukulang assistance. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.